Ilang linggo ang nakalipas matapos ng lahat ng pangyayari. Nagpatuloy sila Mang Tunyo at ang kanyang pamilya sa pagtulong kay Gilbert. Pinagsabay nila yung dalawang negosyo, yung nasa Maynila at nasa Bulacan. Habang si Boss Niso naman, walang alam sa nangyari dahil nasa ibang bansa. At ngayon sa kasalukuyan, kakarating lang nila Mang Tunyo sa Bulacan. Kumuha sila ng supply ng damit mula sa Maynila. Medyo tinanghali sila ng dating dahil traffic sa biyahe at hindi din maganda yung klima. Maulan saka makapal yung hamog. Idagdag mo pa dyan, nasa itaas sila ng bundok. Tay, pasensya na po, natagalan kami sa biyahe. Hindi po kasi talaga maganda yung klima eh. Saka sobrang traffic po papunta dito. Tapos kinausap pa po ako ni Kuya Leo sa bahay. Kasama niya po si Manong Armando. Naalala po kasi ni Kuya Leo yung tungkol sa gamit ko pong dasal. Yung tungkol sa Birheng Manawag po, tay. Nakadrawing po kasi yung imahin nun sa libreta ko eh. Pati na rin po yung panalangin. Ang gusto po sana ni Manong Armando ay magkaroon po siya ng kopya. Gusto niya pong ipatatak sa panyo. Ipapa-imprenta daw po sa atin, tatay eh. Kaso nga lang po, hindi po nila alam yung imahe. Saka hindi din po nila alam yung dasal. Bubuhayin ko daw po muna sana yung panyo para kapag binigay po nila sa pasyente, kargado na po ng dasal pang proteksyon. Ah, ganun ba? Wala namang problema doon. Ano namang sinabi mo sa kanila? Pumayag ka ba? Ang sabi ko po, tay, itatanong ko po muna sa inyo. Ha? Bakit naman ako? Ikaw yung tinatanong nila eh. Saka ikaw yung nakakaalam nung imahe. Saka nung dasal at orasyon. Gamit mo yan eh. Alam nyo rin naman po yun, tatay, di ba? Saka ayos lang po ba yun na gawin ko? Hindi naman po ako manggagamot eh. Hindi naman kailangan manggagamot ka, anak, para tumulong sa ibang tao. Wala namang problema sa gagawin mo. Kaso nga lang, kailangan mong buhayin yung dasal. Sa bawat panyo na gagawin mo, kailangan mo siyang buhayin. At sa bawat pagbuhay mo doon sa panyo, nababawasan yung pondo mong dasal para sa iyong sarili. Pati na rin ang iyong proteksyon. Kaya mangangailangan yan ng matinding pagdarasal sa araw-araw. At kailangan mo ring pangalagaan ang pisikal mong katawan. Pagsasabayin mo ang espiritual at pisikal na katangian mo. Dahil nagbabahagi ka ng kaalaman at nagbabahagi ka ng proteksyon para sa ibang tao. Paano naman po, tay, kapag ginamit nila sa masama yung panyo? Kapag ginamit po ng mga pagbibigyan ni Manong Armando? Hindi e-epekto yon, anak. Buhay ang dasal mo at ikaw ang magbubuhay noon. At para patuloy na mabuhay yung gamit, kailangan nilang ipagpatuloy yung pagpapakain doon sa dasal sa pamamagitan ng pagdarasal sa araw-araw. At syempre, kailangan din doon na mabuti ang kalooban mo. Ikaw lang ang magbubuhay doon sa gamit, anak. Pero para mapanatiling buhay yon, nasa tao mismong pagbibigyan. At kuya mo naman yon at si Manong Armando. Siguradong ibibigay nila yon sa mga taong nangangailangan talaga. Yung sa akin naman po, tay, paano po kapag hindi ako nakapagpondo ng dasal? Ano pong mangyayari sa akin? Sige, anak. Eto, sakto. Umiinom ako ng tubig. Diba, merong pitchel. At merong ding mga baso. Kunyari, ikaw tong pitchel. At yung mga gagawin mong panyo ay itong mga baso.
Sa bawat baso na lalagyan mo ng tubig, nababawasan ka. At kapag hindi ka muling naglagay at hindi ka muling nagpondo, walang matitira sa'yo. Anong pwedeng mangyari? Mawawalan ka ng depensa. Mawawalan ka ng proteksyon. Kaya pwede kang atakihin ng iba't ibang elemento. Eh, di ba po, Tay? Sa bawat ginagamot nyo din po, palagi po kayong nagbibigay ng parte doon sa mga pasyente. Tama, anak. Ganun nga ang ginagawa namin. Edi, napakahirap po pala, Tay. Kasi araw-araw, hindi po kayo pwedeng tumigil ng pagdarasal. Saka hindi din po kayo pwedeng gumawa ng masama. Dahil maaapektuhan po yung pondo nyo. Tama po ba? Tama, anak. Eksakto ang sinabi mo. Kaya nga kahit paulit-ulit ako, hindi talaga biro ang panggagamot. Hindi ito yung bagay na dapat mong ipagmayabang sa iba kasi merong kang karagdagang lakas. Ito'y tungkulin mo sa mga tao. Nabigyan sila ng proteksyon o karagdagang lakas. Kapalit ng ginagawa mong sakripisyo sa araw-araw. Ang pag-aaral ng dasal, orasyon at iba pa ay isang paraan para maglingkod. Hindi para madagdagan ang iyong pag-aari. Ang pag-aaral ng mga lihim na kaalaman ay kabaliktaran ng paniniwala ng iba. Dahil dito, kapag merong kang natatanggap na karagdagang lakas, hindi yon para sa'yo. Para yon sa mga taong nangangailangan ng tulong mo. Kaya pag-isipan mong maigi, anak, kung anong gagawin mo. Kung pagbibigyan mo ba yung hinihiling nila. Pakiramdaman mo at magdasal ka kung ano bang dapat gawin. Desisyon mo yan, anak, na dapat sa sarili mo. Hindi ako. Nandito lang ako para magbigay ng gabay at impormasyon sa mga pwedeng mangyari. Kaya ikaw nang bahala. Medyo natakot nga po ako sa sinabi niya, Tay. Parang hindi pa po ako handa eh. Akala ko po kasi gagawa lang ako ng screen. Tapos e-emprentahan ko yung damit gamit ng pintura para magkaroon ng tatak. Hindi ko po alam na mag-aalay din pala ako ng personal kong oras sa usapin ng spiritual at physical. Kaya tama po kayo, Tay. Pag-iisipan ko po muna. Lumipas ang buong araw. Hindi maalis sa isip ni Mang Tunyo yung sinabi ng tatay niya. Hanggang sa sumapit ang gabi. Muli na naman siyang babalik sa Maynila. Pagkarating niya doon sa bahay, naroon si Kuya Leo niya at Manong Armando. Tonya! Kumusta ka na? Pumayag ba ang tatay mo? Opo, Manong Armando. Pumayag naman po si tatay. Kaso ang sabi niya po kasi, ako na daw po ang bahalang magdesisyon. Kaagad napansin nung dalawa na merong pag-aalinlangan yung mukha ni Mang Tunyo. Kaya naman nagwika si Kuya Leo niya nang, "Mas mabuti siguro, Tunyo, sumama ka sa amin ngayong gabi. Meron lang tayong pupuntahan, sandali." "Tama nga ang Kuya Leo mo, Tunyo. Sumama ka muna sa amin para maintindihan mo kung para saan yung mga panyo." Sa hindi malamang dahilan ni Mang Tunyo, pumayag siya doon sa sinabi nung dalawa. Kahit merong trabaho kinabukasan, halos isang oras lang naman daw ang itatagal ng biyahe. Wala masyadong bahay doon sa lugar. Magkakalayo tapos, puro bakanteng lote. Naglakad pa sila sa pinakadulo hanggang maabot nila yung malapit doon sa may ilog. Merong maliit na bahay doon at merong kulay pulang dilaw na ilaw
ang nagbibigay liwanag doon sa labas. Manong Armando, Kuya Leo, ano pong meron dito sa lugar? Iba po kasi yung pakiramdam ko eh. Halika, pumasok tayo doon sa loob. Ipapakilala ko sa iyo si Rita, saka yung anak niyang si April. Pagpasok nila doon sa loob, isang bata ang nakita niyang nakatulala sa may bintana. Habang si Aling Rita naman, yung nanay ng bata, nakatingin lang sa kanyang anak habang nakaupo malapit sa altar. Rita, magandang gabi sa iyo. Kamusta naman si April? Ayon kay Aling Rita, medyo maayos naman daw magmula nung huli silang bumisita. Pero may mga pagkakataon na madalas pa ring natutulala ang kanyang anak. Habang si Mang Tunyo naman, eto na naman. Kusang kumilos yung katawan niya, papalapit doon sa bata. Neng, kamusta? Ayos ka lang ba? Anong tinitignan mo dyan sa may labas? Hindi umiimik yung bata. Talagang nakatitig lang siya doon sa may bintana at parang wala sa sarili. Napansin din ni Mang Tunyo na merong siyang pasa sa kanang braso, pati na rin sa kanyang leeg. Nakaramdam siya ng kakaiba nang makita niya yon. Alam ni Mang Tunyo na hindi normal ang nangyayari sa bata. Maniwala man kayo sa hindi, biglang hinawakan ni Mang Tunyo yung medalyon niya. Nag-usal ng Birheng Manawag at inihip doon sa ulo ng bata. Hindi niya maintindihan pero talagang kusang kumilos yung katawan niya. Matapos naman nun, doon niya na nakuha yung atensyon ng bata. Dahan-dahang tumingin yung bata kay Mang Tunyo. Ngumiti ng kaunti at nagpasalamat. Dumiretso sa kanyang higaan at nagpahinga. Nagulat naman si Aling Rita kasi hindi daw talaga kaagad natutulog si April hanggat hindi niya nakikita yung sinag ng araw. Bakas pa rin daw ito ng pobya dahil sa nangyari sa kanya. Nang marinig yon ni Mang Tunyo, muli niyang tinignan yung bata. Talagang nag-iba yung ora ni April matapos niyang mag-orasyon. Payapa na siyang nakapikit at nagpapahinga. Yung negatibo at itim na aura niya kanina, nabawasan kahit papano. Wala pa ring tigil sa pagpapasalamat si Aling Rita dahil sa pangyayari. Bago naman sila tuluyang umalis, muling nagbilin si Manong Armando. Basta Rita, ipagpatuloy lang ang pagbabantay sa kanya. At yung mga ibinigay namin ni Leo, ilapit mo lang sa kanya. Maghahanap pa kami ng pwedeng maitulong sa anak nyo. Pasensya na kayo ha. Wala kasi ang kapatid nilang si Nico. Nasa probinsya at wala din yung tatay nila dahil nagtatrabaho sa Bulacan. Nga pala, eto si Tonyo, ang pinakabunso sa limang magkakapatid. Medyo nag-aaral din siya ng kaunting dasal, pamproteksyon sa kanyang sarili. Kaso mukhang epektibo naman yung mga inaral niya. Napagpahinga niya yung bata ng maaga. Pero bueno Rita, babalik na lang kami uli dito bukas ng gabi. Magpahinga na muna kayo. At yung mga tangkay na ibinigay namin,
huwag pa rin aalisin sa apat na sulok ng bahay nyo. Magsaboy ka ng asin paikot, pati na rin doon sa bubong. Yun lang, Rita. Bueno, mauna na muna kami sa inyo. Halos isang oras din ang itinagal nila doon sa bahay. Habang naglalakad sila pauwi, tahimik lang si Kuya Leo niya at Manong Armando. Kaya naman hindi na nakapagpigil si Mang Tunyo na magtanong tungkol sa mga pangyayari. Kuya Leo, Manong Armando, ano po bang nangyari kay April? Kasi parang meron talagang kakaiba sa kanya eh. Dito na nagsimulang magkwento si Manong Armando. Ayun mga kaninuno, relax lang tayo dahil bukas din, i-upload natin ang susunod na parte ng ating kwento. Request lang uli mga kaninuno, sana pakilike naman ng video natin at comment na rin kayo ng hashtag ang ninuno at hashtag Mang Tunyo. Simpleng tanong para sa video na ito, ano kaya ang nangyari doon sa bata? Ano kayang nangyari kay April? Kayo nang bahalang humusga mga kaninuno. Comment lang ng comment ng kasagutan. Huwag nating kakalimutan na ang 9 PM ay ang ninuno time. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at loyka ay ginagawa tayong arugante. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam. Bye! Maraming salamat para sa mga comments na ito. Special shoutout para kay Bonek Bautista, Skynica Elisterio, Christine Oloson, JR Prebado, Lord Ulaybar, Yana Christine, Rosalie Aklaw, Fujiko Pagaling, Ang Probinsyana, Sarah Brightman, Juliet Delegado, Joy Iglesia, John Paul Picar, Leticia Bibera Dumas, Big C Akaya, Maria Rosario, Michelle Cedron, Rica Poche, Erica Sheila Biscara, Rosaline Arante, Jeff Ulaybar, Lord Ulaybar, Ulaybar Clan, Yana Christine, at kay Shallow Yummy.